isang Chinese survey ship ang namataang nagsasagawa ng mga aktibidad sa loob ng exclusive economic zone ng Japan malapit sa Okinotoroshima ng mahigit sa isang linggo, sinabi ng Japan Coast Guard, at isa ito sa may pinakamahabang panahon na ginugol ng isang foreign ship sa loob ng EEZ ng Japan nang walang pahintulot. Sinabi ng Tokyo na ang vessel na kung saan ay namataang mayroong nakakabit na cable sa likuran ay nagsagawa ng mga aktibidad sa karagatan ng Japan nang walang pahintulot mula sa Japanese government magmula pa noong unang bahagi ng buwang ito. Ito ang pinakamahabang aktibidad na isinagawa makalipas ang 10 taon ayon sa ulat ng NHK. Agad namang nagprotesta ang Japan sa pamamagitan ng mga diplomatic channels. Noong Biyernes, isinantabi ng Foreign Ministry ng China ang inihaing protesta ng Japan at sinabi nito ng Okinotoroshima na mayroong 1,740 kilometers ang layo mula sa Tokyo ay hindi isang isla. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea ay nagtatakda na kinakailangan munang humingi ng pahintulot bago magsagawa ng mga surveys sa loob ng EEZ ng ibang bansa. According to the UNCLOS, Okinotori is not an island, but rocks which shall have no EEZ and continental shelf. Japan's unilateral claim has no legal basis, sinabi ni Chinese spokeswoman Hua Chunying, at dagdag pa nito na ang research ship ay may karapatang magsagawa ng Freedom of Scientific Research sa international na karagatan. They can do it freely and they do not need to get any approval from the Japanese side, dagdag pa ni Hua Chunying. Ang Okinotoroshima ay kinokontrol ng Japan ngunit inaangkin din ng Taiwan, ang atol na kung saan may 3 maliliit na outcrops na lumulubog tuwing high tide, pati na rin ang nauugnay na EEZ ay nakikita ng Tokyo bilang isang economic at strategic foothold at isang territory multiplier na mayroong saklaw na 400,000 square kilometers. Habang ang China ay hindi isang claimant, regular itong nagsasagawa ng mga pagsisiyasat sa nasabing lugar. At partikular na critical ang Beijing sa inaangking exclusive economic zone ng Tokyo sa kabila ng pagkakaroon rin nito ng sariling mga man-made islands sa South China Sea. Ang Okinotoroshima ay nasa gitna ng estratehikong karagatan sa pagitan ng 2 island chains na naghihiwalay sa China at Pasipiko, isang lugar na kung saan ang Chinese at US forces ay posibleng magkaroon ng military conflict. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang epektibong pagkokontrol sa Okinotoroshima at sa EEZ nito, ang Japan ay maaaring lumikha ng isang paraan na maglilimita sa access ng mga Chinese ships at nuclear submarines sa Pasipiko. Sa ilalim ng UNCLOS, an island is defined as naturally formed area of land surrounded by water, which is above water at high tide. Ayon sa kasunduan na kung saan ang Japan ay isang signatory, rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone.
upang maiwasang ilarawan ang Okinotoroshima bilang isang atol lamang at hindi karapat-dapat maging parte ng Exclusive Economic Zone ng Japan, ang Tokyo ay nag-invest ng malaki hindi sa pagre-reclaim kundi sa pagdaragdag ng mga coral reefs at concrete embankments upang maprotektahan ang mga likas na yaman na matatagpuan sa lugar. Ang pag-igting ng tensyon sa pagitan ng China at Japan tungkol sa pinag-aagawang Senkaku Islands ay patuloy na tataas habang pinapabuti ng parehong bansa ang kanilang mga military capabilities, partikular na ang kanilang radar at missile systems sa rehiyon. Upang maiwasan ang mga accidental clashes sa himpapawid at karagatan, inanunsyo ng China at Japan ang isang bagong crisis management hotline noong nakaraang buwan. Gayunpaman, iniulat ng Ministry of Defense ng Japan na ang bilang ng mga dinideploy na fighter jets upang magresponde sa mga panghihimasok ng Chinese Air Force ay bumaba ng 41% noong 2017. Ang bilang na ito ay tumaas naman noong taong 2018 at 2019 at inaasahan na tataas pa ito sa susunod na mga taon.